Hello mga kanak, welcome po sa Chef G Kitchen. Today magluluto tayo ng pasta bolognese, it means meat based sauce. Kanina naka-sale tong ating pasta dun sa grocery. So kaya naisipan ko magluto ng bolognese. So at ma-share ko rin yung tamang pagluto ng pasta in the right way. Okay. Tara. Pamo tayo ng bolognese sauce. So meron tayong ground beef and ground pork dito. So ang ating bolognese sauce pala, ang ibig sabihin is meat based sauce. So kailangan din itong carrots, white onion at saka celery. So huwag mong skip ang ating videos, panoorin mo lang yung ating paghiwa ng ating mga gulay para makuha po kayo ng tamang ideya, easy and fast way. So ang unang gagawin natin, iwain natin ng slice natin yung ating carrots ng ups and down. Ganun din na pilahin, patong-patongin lang natin siya, tapos iwain din natin ng ganyan. So pag naiwan natin ng ups and down yung ating carrots, pilahin natin ng pahalang. Yan, left from left to right. So mabilis, di ba? Easy lang kahit maramihan. So, ganyan lang paghiwa ng ating gulay. Lalo na pag mahabang gulay, madali lang. So, ganun din yung paraan sa paghiwa ng ating silil. So, alam kong nanonood ka sa videos na ito. I-subscribe mo na yan at i-click ng notification bell para updated ka sa aking mga videos. Sige na! This time, ready nating celery. This time, pakita ko sa inyo kung ano ang mali ng pagkat ng onion. Kinat ko yung root side, ibig sabihin, mali yan. Dapat doon ako nag-cut sa stem side, yung sa stem niya. So, tingnan nyo kung anong mangyari. So, baliktad yung pagka-cut ko. So, mali. Pinakita ko lang sa inyo, diba? Nahiwalay kagad. Ibig sabihin mali. So walang problema, at least binigyan ko lang kayo ng ideya kung mali yung pagkahiwa niyo ng white onion. So ang gamit ko, ang quantity nito is 1 part carrots, 1 part celery and 2 parts white onion. So magpapainit lang natin, papainitin lang natin 'to ang ating pan. May dating pan, maglalagay lang tayo ng mantika. Depende sa inyo kung anong klaseng meron kayong mantika. Wala namang issue yan. So, painitin lang natin itong ating mantika. This part, mainit na ating mantika. Ilagay na natin yung ating mga gulay. Igigisa lang natin to para mag-caramelize yung ating gulay. Para mas mabilis mag-caramelize nating gulay, maglagyan natin ng asin. Atimplahan natin ng asin. Yan. Para mas mabilis magpawis, lagyan ng asin. Yan, nagpapawis na ang ating gulay. Sabihin na almost done na yan. Yan, nag-caramelize na. So, ready na ating gulay. Isusunod na natin yung ating ground pork. Kaya inuuna ko itong ating ground pork kasi mamantika siya at saka mas maraming tubig. So gigisa lang natin to into iigain lang natin to. So magtitimpla din tayo nito ground black pepper tapos dalawang pirasong bay leaf. So susuti lang natin to, patuloy lang pagsuti. Magiging dry yung ating meat. At saka lalabas yung mantika niya. Ayan, nakikita niya, almost done na yun, nagmamantika na. So ilagay na natin this time yung ating ground beef kasi nagmamantika na yung ating pork. Yan.
So atin lang ya igigisa to ating ground beef. Atin lang idadry, tanggalin muna natin yung ating ang kanyang excess water diyan sa karne. So ayan na dry na dry na yung ating karne. Ilagay na natin yung ating tomato paste. Ang tomato paste na yan is isang lata, like 80 grams. So, gigisa lang natin itong ating tomato paste para halo-haloin lang natin para equal yung pagkalagay dun sa ating mga gulay. So, this part, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Depende pala sa inyo kung gagamitin nyo is Filipino style, Filipino base yung ginagamit sa atin dyan na spaghetti, Filipino version. And sa akin ito Italian version to. Ang gamit ko is Italian tomato paste at tomato sauce, sorry. So this time maglalagay din tayo ng konting tubig kasi isisimmer natin tong ating karne to para hindi mabilis sa matuyo. So ayan, kumpleto na yung ating pagisa. This part takpan lang natin kasi isisimmer natin siya ng 45 minutes to 1 hour. Takpan lang natin yung ating niluto. So this part almost done na, maglagay lang din tayo ng dry basil for aroma. Ayan, ready na ang ating bulnis. Siyempre, tikman natin. Lagyan natin ng kunting asin for final. So, tikman lang din natin kung okay na ba yung lasa. So, kulang pa yung lasa, maglalagay tayo ng kunting ground black pepper. So, ready na ating bulnis. Itabi na natin to para dun sa ating final stage sa ating pasta. So sa malaking kaldero, naglagay ako ng tubig, maraming tubig at saka asin. So i-dilute muna natin yung asin at saka yan. Kailangan salty water talaga yung ating tubig para upang magkalasa din yung ating pasta habang ating niluluto. Ayan. Kumulo ng ating tubig, lagay lang tayo ng mantika. This time, ilagay na natin yung ating pasta. Kailangan huwag nating duruging pasta, harayaan lang natin siya na kumusa siyang yan, lumubog. Ayan. Pag lumubog ng ating pasta, huwag nating pabayaan kasi didikit yan, magdidikit. Kailangan nating halo-haloin din ng ating pasta. Parang inaalagaan mo, parang siya, aalagaan mo siya palagi. Ayan, almost done, sa tingin ko almost done na natin ang pasta. So kukuha tayo ng tingnan natin kung okay na ba itong ating pasta. Ayan, ayan, kuha tayo ng isa. So pakita ko sa inyo kung okay na ba ito ang ating pasta. Ayan, no? Nakita nyo may kunting white sa gitna. So ang ibig sabihin, almost done natin ang pasta. So i-strain lang natin to. Pagkatapos natin mag-strain, lagyan natin kunting mantika, tapos halo-haloin na rin. Pasensya na kayo, hindi ko nakita yung pag-strain kasi wala akong cameraman. This time, mainit na yung ating pasta bolognese, bolognese sauce. Maglalagay na tayo ng pasta. So ang ating pasta dyan is, it means undercooked pa. Ilultuin natin ulit kasama ng ating bolognese sauce. So kailangan dito to the toast lang ating pasta. Pag ginunguya mo, bouncy siya, hindi yung lamog. So ganun ang perfect na pagluto ng ating pasta. So mga kaunaks, ready na tong ating pasta bolognese. So this time maglagay na tayo ng parmesan. So kung lalagay ko dito ng parmesan, yung sa panlasa ko lang kasi kakainin ko to. Dahil sa inyo kung gaano nyo kadami lagyan ng parmesan, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. So haluin lang natin to hanggang mag-disappear yung ating parmesan at saka may plato na.
So mga kaunas, ganun lang kadali at kabilis pagluto ng ating pasta bolognese. Unax!